So yun, magandang araw muli sa atin mga bossing. Welcome back po sa ating channel. So for today's video po natin mga bossing ay pag-uusapan po natin na regarding dito sa ating brake system ng ating mga motor. So which is na isa sa napakalaking bagay na factor ng ating unit is dapat malakas yung ating preno. So makikita nyo sa video natin na kung mapapansin nyo napakalalim na ng ating preno. Ayan o. So halos sagad na yung pinaka-adjust niya. So yung ibang ginagawang remedy dito is ina-adjust lang nila yung pinaka brake arm ng ating preno. So hindi ko siya ina-advise na gawin kasi possible na siguro merong pagkakataon na maaaring mangyari ay umistak yung ating preno dun sa mismong loob ng ating brake drum. Kasi nga sagad na yung adjust ng ating preno, tapos i-adjust pa ulit natin yung ating brake arm. So ito ipapakita ko sa inyo mga boss kung paano yung strategy na ginagawa ko para naka-standard pa rin yung pinakalaro ng ating pinaka brake arm, pero magagawa nating mapalakas at mapaliit yung adjustment ng ating preno. So dito kung mapapansin nyo, makapal pa naman yung ating brake shoe. So possible nangyari dyan na yung sa tagal na ng unit na to, yung loob ng brake drum natin is medyo may kayod na, kaya medyo hindi na pantay. So ito pa isa kong advice din na mas maganda, mas mahaba yung ating brake arm. Ayan. So hanap kayo na mas mahabang brake arm kasi mas malakas yung potential ng ating preno kapag mahaba yung ating brake arm at meron siyang pwersa. So yung marami kasi sa mga unit na standard yung brake arm is ganyan, mga barako, maliliit yung ating brake arm niyan. So ang ginagawa ko dyan na para mas mapalakas, pinapalitan natin mas mahabang brake arm. So ayan na, linisin na natin yung ating brake shoe at saka yung pinaka-cover ng ating brake drum. Napaka-importante mga bossing na yung ating preno at saka ating loob ng ating brake drum ay malinis at walang mga gabok. So isa sa mga faktor na nangyayari na kapag magabok yung ating yung preno ay nagkakaroon ng ingay kapag may preno. Yung mga agit-it na masasakit sa tenga, di ba? So relate yung mga marami dyan, mga magta-tricycle, yan. Malimit mangyari yan kasi napakahirap kasi baklasin ng preno. So para nakakatamad linisin pagka ganon, di ba? So ang ginagawa na lang dyan is dapat nililinis din yan para mawala yung ingay at para maging smooth din yung ating preno. Okay. So matapos natin linisin yung ating pinaka-cover na yan at matanggal natin yung ating mga excess na pinagtangusa ng ating lining ng ating preno, gagawin naman natin dyan is lilinisin din natin or palalambutin naman natin yung play ng ating brake arm, na isa rin sa pinaka-importante na dapat pre-play yan. Yung kung mapapansin nyo mga boss nga, medyo malambot pa naman, pero yung sa iba pagka yung medyo matigas na, remedy nila dun, nilalagyan nila na heel spring na dapat ay nililinis para mas malambot yung ating brake arm. So hindi ko na tinanggal at nilagyan ko na lang ng langis kasi malambot pa naman. Ang gusto ko lang dito is pre-play talaga at maging maganda yung laro ng ating brake arm. So ayan, lalagyan natin na lang siya at kung mapapansin nyo talagang malambot na siya compare kanina na parang medyo may konting gatol pa siya, ano. So ang isa naman natin gagawin dyan mga boss is kung mapapansin nyo nga kanina, makapal pa yung ating pinaka brake shoe pero malalim na yung adjustment ng ating preno. So itong technique na to, alam ko marami na nakakaalam nito at marami nang nakakagawa nito, pero yung technique ko siguro kaiba doon sa iba kasi yung iba doon naglalagay ng alambre. Ayan, dyan sila naglalagay ng alambre na para sa akin hindi siya safe kasi kung dyan mo ilalagay yung alambre, gumagalaw kasi yan. So sa habang ginagamit mo yung preno mo, syempre nagkakaroon ng friction yung bawat parts ng ating preno, brake shoe at saka nung ating ilalagay na kawad or alambre dyan.
possible na maputol or maupod yung ating alambre. So ako dito ako naglalagay ng alambre dyan sa part na yan. Kasi yung part na yan hindi siya nagagalaw. So parang pinaka naka-spacer lang siya dun sa ating brake shoe. So ayan yung style niya mga boss. Kailangan na nakapaikot talaga siya doon sa loob at style na spacer lang siya talaga. Wala siyang pagkakataon para gumalaw or para matanggal. So dito, ayan, pakita ko sa inyo, simpleng pagkakabit, ganyan. Kung paano ko ikinakabit yung ating brake shoe. Meron ko kasi nakikita pa yung nagkakabit, minsan natatanggal pa yung mga spring. So nahirapan sila magkabit. So ganyan lang ako magkabit ng brake shoe mga boss. At dito sa part na to, testingin ko muna kung papasok ba siya. Kasi meron pagkakataon na hindi pumapasok. Ayan, ganyan. Pansin niyo mga boss. So, ibig sabihin, napakapal yung lagay natin ng alambre. Ayan. So, ang gagawin ko dyan na hanap ako ng mas malipis na alambre para mapasuot ko siya. Ayan, oh. Ayan yung ating kinabit kanina. At ang ipapalit kong alambre dyan mga boss ay yung alambre na galing sa stator, yung mga lumang stator, yung mga pinag-rewindan ng stator natin. So, ayan, mas madali siyang ikabit kasi napakalambot lang yan. Ipapaikot ko lang yan dyan ng sagad-sagadan at para mas maganda yung fittings at wala siyang pagkakataon para matanggal. Kasi sabi ko nga, magiging style spacer lang siya dyan sa ating brake shoe. So ayan, talagang pinipit ko maigi yan para maganda yung maging fittings niya. Then, katapos yan, ikabit na ulit natin yung ating brake shoe at ite-testing ko na ulit kung okay na ba or papasok na ba talaga yung ating preno. Okay, so ganun ulit yung proseso. Ganyan. Then, konting pwersa lang, okay na. So, hindi natatanggal yung mga spring or tumatalsik. Then, ayan, lagyan natin ng langis para mas maganda yung friction ng ating brake shoe at saka ng ating brake arm. So, ayan na, hindi pa rin siya pumapasok, diba? Okay, so ang gagawin ko naman dyan, dilinisin ko yung pinakabunga ng ating brake drum. Tatanggalin ko yung mga excess na dumi or yung mga pinagtalsikan ng ating lining. At ayan, kita nyo, pumasok na at maliit na yung play. Pero pre-play pa rin na umiikot yung ating preno. Then dyan, ginagamitan ko dyan ng Scotch Brite para ma-finish na natin yung ating brake drum. At hindi ako gumagamit ng liha kasi medyo matalas yon. So, ayan. Scotch Brite lang yung nagamit ko at sinasariwa ko na rin yung ating pinaka-lining ng ating preno. At tumabos yan. Ayan, oh. Natanggal na yung makintab na part kanina. Nasa kapag yun ang nakakabit, medyo madulas na siya. So eto, sigurado dito, pagka ganyan na yung kasariwa yung ating ano, parang bago na, for sure malakas na yan. Then okay, kabit na natin yung ating pinaka mga preno at saka yung ating gulong sali para matesting na natin mga boss. So yun, advice ko lang din na kapag ikakabit nyo na yung ating axle, lagyan na lang din ng langis para mas smooth siya at saka pagkatin hindi na kayo mahihirapan. Kasi meron pagkakataon na nangyayari sa shop na hindi matanggal yung axle na yan. Kasi kinain na ng kalawang. Ang hirap niyang tanggalin pagka nagkaganon. Then ayan, isa pa yan. Palagi yan yung sisiguraduhin na mahigpit yung ating pinaka-arm na yan. Misa kasi nangyayari nakakalimutan. So ayan. Ito yung technique na to. Patuturo ko sa inyo mga boss. Malaking bagay ito kasi siguro may nakaka-experience sa inyo na nakapag nagka-class ng ganyan, pagka kinabit na, merong ikot na hindi pantay. Merong pagkakataon na minsan pag inikot mo yung gulong, hindi siya ganun ka-smooth. At minsan, may part na pag-ikot mo, may kumakagat na preno at merong pre-play lang. So ito mga boss, tingnan nyo ha. So hindi siya ganun ka-smooth, medyo maganit pa siya. So ang ginagawa ko dyan mga boss, kung may katulong kayo, mas maganda payapakan nyo yung preno or ganito na lang.
habang hinihigpitan nyo yung pinaka-axle bolt ng inyong sa preno. So ayan, kung mapansin nyo, pre-play na mga boss. So hindi siya yung tipo na may kumakapit na part or hindi. So ayan, okay na ano, mababaw na yung ating preno. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating video mga boss. So hindi pa rin ako satisfied doon sa lambot ng ating preno. Kaya ang gagawin ko dyan, babaklasin ko pa rin yan. Kasi meron niyang bushing sa loob na isa sa faktor na nagbibigay ng medyo ganip doon sa ating pagyapak sa ating preno. At ito, papakita ko sa inyo kung gaano kadumi yan yung bushing na sinasabi ko. Ayan o. So dyan nasisingitan kasi yan ng tubig. Kaya nagkakaroon ng mga kalakalawang. At isa sa dahilan kung bakit minsan ay umi-stack. Malimit na nangyayari yung mga ganyang senaryo sa mga ka-experience yan ay mga GD. So napakaraming naming na-experience noon na sa GD na napakaganit at umi-stack talaga yung preno. Kasi napakaliit ng clearance kasi noon sa GD ng ganyan, ng bushing no kanilang pinaka-preno, umi-stack. So napakadaming hirap na dinanas namin dyan. So kaya ginagawa ko hanggat nababaklas pa yung mga ganyan, ginagawa ko na ng paraan ng babaklas at nilalagyan ng grasa para sa susunod hindi tayo mahihirapan na magbaklas, kasi tayo rin lang naman mahihirapan. So ayan o, napakalambot diba? So hintuturo lang gumagana na. Then ito, testingin natin kung malakas na ba nga ba talaga yung ating preno. Ayan, maraming salamat po sa inyo panonood mga boss, at nawa po ay nakatulong sa inyo ang video nito. Huwag nyo po kalilimutang mag-like and subscribe, pakisupport ng ating channel mga boss. Maraming salamat po, God bless us all and ride safe po sa ating lahat.